Hello! Good morning po uli sa inyong lahat. Again, ito na naman po si Richard Solomon of my YouTube channel, Cha and My Narratives, The Stroke Survivor. Okay, bukas na bukas ay lockdown na, no? So, 2 weeks po na magkukulong na naman po tayo sa ating mga kuweba. Kaya, ngayon pa lang, in advance ko na, ng mga 3 days na, in advance ko na, sinanay ko na naman again ang sarili ko na ma-entertain ko ang sarili ko, kausapin ko sarili ko. Malay nyo, baka sumagot ako, no? Hindi po, nag-gumawa na naman po ako ng mga food vlogs, no? Yung mga pagluluto, no? Yung mga sarili ko pong pambahay recipe, no? Again, disclaimer, hindi po ako chef. Pero syempre, yung mga natutunan ko po, mula bata pa kami, sa aming father na siya yung marunong at magaling magluto sa bahay namin noon. At ang mother ko naman, gaya na sinasabi ko lagi, ay yung siya naman yung breadwinner sa amin kasi siya yung malakas ano no na kumita sa kanyang pananahe, dressmaker mother ko. Anyway, gaya rin na sabi ko sa previous vlog ko, 18 days fish and vegetable challenge po ako ngayon hanggang sa from August 6 actually na advance ng 3 days no August 3 to August 20th no kung gaano po katagal yung lockdown natin 2 linggo. So meron na po ako sa previous vlog ko na salmon belly no sinigang na salmon belly. Ngayon naman po ang aking lulutuin for today, ang aking recipe for today is sinigang na ulo ng pink salmon. Ito po yun, no? Yan, ulo po yan. Papakita ko lang po mamaya. Sinigang na ulo ng pink salmon sa sampalok miso mix, no? Sinigang sa miso na, yun, sinigang sa miso na ulo ng salmon sa na may talbos ng kamote. Uli. Bakit po talbos ng kamote uli? Gaya po nasabi ko sa inyo sa isang recipe ko, mas gusto ko kasi ang talbos ng kamote kasi mas masustansya po to kaysa do sa mustasa, no? So okay rin po yung mustasa, ang tsaka ayoko yung pait ng mustasa, hindi ko mauubos yun. Ito lahat nauubos ko sa maghapon. So as I always say, also ako po ay nagluluto na mula sa pangumagahan ko o pananghalian ko hanggang sa panghapunan, 2 beses lang naman po kumakain. So meron rin po akong challenge from 140 pounds to 130 pounds sa loob ng 2 linggo. Baka mapagdalipan. Kasi hindi ako kakain ng karne. Hindi na po ako makain ng karne ng baboy. Karne ng manok at saka karne ng baka o iba pang putahe. So ano lang po ako, mag-iisda lang po ako throughout the 2 weeks, no? So kasama na po dyan yung sardinas recipe ko kahapon, no? Yung sardinas saldietas con pechay. Panoorin nyo po yun sa vlog ko kapon. Anyway, mag-umpisa na po tayo. So, nakapagpainit na po ako actually ng tubig. At yan. Ito na naman. So, ihahalo ko na po yung una-una. So, mga ingredients po natin ay sibuyas, kamatis, itong sinigang sampalok nor, no? Nor sinigang sampalok mix, sinigang sa miso mix, rock salt, no? At least 2 pinch of rock salt and paminta at ito pong dahon ng talbos ng kamote. So yan, ilalagay ko na po yung uh,
sibuyas, yung mga kamatis. Yan. Pakukulayin ko lang po yan ng onte. Pag kumulo na po yan, ilalagay ko na po yung ating ito. Ayun, nakikita nyo yung ulo ng salmon. Ayan, may mata pa. Paborito ko yung mata eh. Ayan, ulo ng salmon. Mas napakasarap talaga ng salmon. But, that's also very high in HDL or yung high density lipoprotein or yung tinatawag na good cholesterol. Ayan po, kaya nga po ako magto 2 weeks challenge, no? Ng fish and vegetables. So, titignan ko kung effect ko sa akin. At nahalata nyo po, basang-basa po ako sa pawis. Again, galing po ako sa palengke, lakad-lakad, sama na yun sa exercise ko. At pagda dito, habang ginagawa ko po to, nakasaing na rin ako, ay nagpapapawis po talaga ako. Kaya ako tumagaktak yan. Total, hindi naman po yan tumatam, pumapatak sa niluluto ko, na maingat po ako. So, anyway, ako rin naman yun eh. Pawis ko rin yan. Kaya, okay lang. Masarap. Ako rin lang naman ang kakain nito, mag-isa na ako. So, now, ilalagay ko na po yung kumukulo na siya, no? Lalagay ko na po yung ulo ng salmon. Tapos lalagyan ko na rin po siya ng mga 2 pinch of asin. Dito ko po nilalagay yung rock salt ko, no? Ayan. By the way, hindi ko po, pag ako po ay nagtitimpla, hindi ko po binibigla kagad yung mga, especially yung asin, no? Maingat po ako sa asin. Ayoko po nang masyado maalat. I really hate yung maaalat na pagkain, no? Maski sa restaurant, pag may antik pa akong masyado maalat, hindi ko po kinakain to talaga. No? Dahil ang iniwasan ko po ay magkasakit sa bato. Dahil ang father ko naranasan po yun throughout his life, or half of his life, may sakit sa bato. Napakasakit po ng sakit sa bato. So, iwasan yun. Iwasan nyo rin po, advice ko, tip ko na rin. No? Ako, hindi rin po ako mahilig masyado sa bagoong. Hindi rin po ako masyado mahilig sa, lalo na sa patis. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, ang iyo po yung, nahalata niyo po ba pag nagbukas kayo ng patis, no? Yung, even yung nasa bote, kapag kabukas niyo, nagamit niyo, at pag tinabi niyo yun, mahalata niyo nag-aasin dun sa may takip, sa may tansan, no? Yung takip niyan, binabalik niyo yun eh. Kahit plastic yan. Nag-aasin po. Nagbubuo-buo po, no? O yun. Yung po senyalis na hindi po maganda ang patis. Masarap po magpatis, no? Pati yung sausawan. Kung ako po sa inyo, ang tip ko sa inyo, gusto yung magpaalat lang pag timpla, toyo. Kasi yung toyo is water soluble, natutunaw siya ng tubig lang, eh, no? So, hindi po ang toyo, hindi po siya magkakaroon ng tendency na maipon siya sa kidneys nyo, no? So, nahalata ako, siyempre, dati po akong medrep, according to surveys, no, sa mga doktor na nakakausap ko, karamihan ng mga nagkakasakit sa bato at nadadialysis ay yung mahilig sa bagoong at patis. Hindi ko po sinasabi, by the way, disclaimer, hindi ko po sinasabi huwag kayong gumamit ng patis at toy at bagoong. Masasarap po tayong ulam, mga pinakbit, either bagoong isda o bagoong alamang yan, na ginagamitan nga ng bagoong, no? At may mga timplahin, panimpla at minsan sausawan, patis. Masarap po kasi patis eh. Pero ako po kasi, it's my choice
na toyo ako. Okay? So, wala nang sawsawan, toyo-toyo lang. Gusto kong umalat ng onti, toyo lang ako. Pag hindi naman, pag okay naman yung timpla, hindi na kailangan. So, ang iniwasan ko. Kaya po, mahal, wala akong naging problema sa kidneys ko. Hanggang ngayon, 54 na ako, na-stroke na ako 6 years ago. So, iwas na ako. Lalo na yung bawal yun sa mga high blood, hypertensive patients, mga matataas ang hypertension. Okay? So, ngayon, ilalagay ko naman po yung mix na sinigang sa sampalok mix, sinigang sa miso mix. Okay? Yan, kukulunan naman po. Konting asin lang, okay na. Mamaya papakita ko po yan. Yan, minimix ko lang po para ma-distribute mabuti yung sinigang sa miso mix. Napakadali lang po lutuin ito. Kaya ako mahilig po ako sa may sabaw eh. Kasi, alam nyo po, pag mga ulam nyo ay may sabaw, hydrated po palagi ang katawan natin. Maganda po yun, yung hydrated ang katawan natin. Doon po naiiwasan yung mga sakit sa bato. At iba pang sakit, pati hypo. Yan. Templado na. Mamaya-maya, titikman ko na yan. Oh. So, sandali lang ako mo tumikim ng ano eh, ng lutuin, no? Isang tikima ko lang, alam ko na kung either maalat. But, hindi ako nagkakamali sa alat kasi sabi ko nga, iniiwasan ko yung maalat. Kaya pag, kunwari, gusto kong tansyahin, isang pinch lang ako. Ayoko yung takal-takal, hindi ko matansya yun. Isang pinch lang ako ng rock salt, lagay. Tikim, pag kulang pa ang nakalat, di dagdag, tsaka lang akong dadag. Hindi yung kinaagad-agad ko, diadami ako. Mahirap na kasi bawiin ang lutuin, ang lasa ng lutuin, ang al, lalo ng alat, kapag dinamihan mo na kagad. Ako, hindi mo na maano yun. Babawas ka ng bawas sa sabaw, nawawala yung mga nutrients sa pagkain, pag ano, sa mga, yung sustansya ng gulay, ng sustansya ng isda o karne, ng manok o ano man, tinapon mo na rin yung pag nagbabawas ka ng sabaw. Hindi po ganun ang pagtitimpla. Dapat po dahan-dahan lang para hindi po kayo nagkakamali. Okay? Ngayon, titipuan ko na. Dahil kapag okay na yung timpla nito, kasi po yung salmon, madali lang maluto yan. Pag okay na po yan, lalagay ko na po huling-huli itong talbos ng kamote. Wow! Tama-tama! Walang mali. Tama-tama po yung asim. Tama-tama lang po yung timpla nito. Ang galing, no? Yung nor, sinigang sa sampalok mix or sinigang sa miso. Sampalok mix. By the way, hindi po ako bayad ng advertisement ng kumpanya na yon, no? Pero sana ma-discover ako ng Nora. Malay niya. No? Ayan, no? Pawis na pawis. Ang sarap. Luluto ako pawis na pawis. No? Mainit pa rin kasi yung lighting. No? Eto na. Ilalagay ko na po yung talbos ng kamote. Masustansya. Mas gusto ko to kaysa doon sa mustasa. Hindi ko makain yung mustasa, mapait. Ayan. At dahil lalagay ko na po yan, ahayaan ko lang yan mag-simmer. Tuloy-tuloy lang po siya ng mga another 2 to 3 minutes, 5 minutes the most. Tapos na tayo. Ganun lang po kadali magluto ng sinigang. Kaya kahit mga bata matututunan to. Kaya nga kami, bata pa kami, marunong kami magluto. Kasi pinapanood namin magluto yung tatay namin at binibigay niya instructions.
Tapos susunod yun, susubukan na namin. Pa, kasabi, nagbo-volunteer na kami, pa. Ako nga, i-guide mo na ako. Yun, kaya kami natuto kagad. Kaya, yung mga iba dyan, no, tumanda na lahat-lahat, babae, lalaki, hindi marunong magluto, no? Kasi hindi nila sinubukan or wala nagturo sa kanila. Marami nagko-complain, hindi ako marunong magluto. Ay, mahirap magluto. Hindi po, totoo yun. Napakadali pong magluto, sa totoo lang. At ang isang, gusto ko rin po palagi nag-insert ng mga lessons in life, no? Isa pong gusto kong i-share ngayon, sabi po ng tatay at nanay ko, matuto kayo ng mga gawain sa buhay ng bata pa kayo. Mahirap yung wala kayong nalalaman. Para pag kayo napatira sa mga kamag-anak, kayo napatira sa ibang tao, nakasama nyo, nakitira kayo, kung sakali man, at napunta kayo sa malalayong lugar, hindi lang sa malalayong lugar ng parte ng Pilipinas, at marunong kayo, may mga skills kayong ganito, hindi kayo magugutom. At more importantly, yung mga nakakasama nyo, either kamag-anak yan or ibang tao, hindi kayo madaling pagsawaan or hindi kayo pagsasawaan nakasama, dahil marunong kayo ng mga gawain sa bahay. Kaya po kami, marunong kami maglaba, marunong kami magluto, marunong kami maglinis, marunong kami lahat, magpati plancha, believe it or not, dahil sa strain na mother ko, tinuruan ako magplancha kami. Lahat, no? Pati yung mga kwelyo, yung paano yung mauna, kung ito bang sleeves or yung kwelyo. So, anyway, sineshare ko po lang sa inyo kasi dapat po ang mga bata may mga skills po sila, no? Turo niyo po yun. Ayan, tapos na po yung lutuin natin. Papakita ko na po sa inyo yung finished product. Just for a minute. At ito na po ang ating finished product, ang aking sinigang na sa miso na ulo ng pink salmon. Ito na po, papakita ko na po sa inyo. Ayan. Ito na po yung ulo ng salmon na sinigang sa miso sampalok mix. Okay? That's sarap niyan. Ayan na po ang ulam ko mula brunch, itong lunch at hapunan. Okay? So, po. So, I hope nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Again, ito po si Richard Solomon of my YouTube channel, Chayan by Narratives, The Stroke Survivor. Please do, kung nagustuhan niyo, please do subscribe. Like, comment, usap po tayo, no? Comment po kayo kung tama po ba yung ginagawa ko. At kung nagustuhan nyo rin, thank you very much, no? So, as I always say, peace, God bless, and love one another, more so your families. At ingat po kayo sa COVID. Stay at home, stay safe. Sundin lang po natin ang mga patakaran ng gobyerno para po hindi tayo tamaan ng COVID-19. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Bye everyone. Thank you.